So ito yung magandang sakyan natin na barko bagito, yung empty motor tanker vessel. So ito yung pinakamagandang sakyan natin pag mangarap tayong sumakay ng barko. Ganitong klaseng barko ang magandang sakyan natin, ng mga tanker, kasi malaki yung sahod, parehas lang naman yung trabaho. So magtatrabaho din tayo sa mga cargo. So mas maganda dito tayo makasampa sa tanker, kasi ito yung pinaka safety na barkong sasakyan. Sa lahat ng barkong sasampaan natin, ang pinaka safety tanker vessel. So ito ang pinaka magandang sakyan, malaki yung sahod. Kaya natin nasabi na safety yung tanker bagito, yung pinag-usapan natin yung stability ng barko. So kung may mga aberya-aberya, mas maganda to siyang sakyan, kasi para siyang submarine. Dangerous cargo lang yung kargamento natin, pero ito yung pinaka-safety na sakyan natin na barko. Shout out dyan sa mga crew sa Albiani, kasi mayroon talaga tayong mga kabaro dyan na nakasampa ng mga pugi. So karamihan kasing barko dito sa International Shipping Maritime, hindi talaga mawawala yung mga kabaro natin. Nandyan talaga tayo mga Pilipino. So nandito kami ngayon sa Rotterdam, discharging kami dito. So meron tayong nangitang barko na tanker, Abliani. So may mga pugi dyan, mga kabaro natin. 100% ako na mayroong mga kabaro natin dyan on board. So maganda yung barko nila. Yan, paalis na yan sila bagito. Ewan saan naman yan sila pupunta. Empty yung barko na to, wala ng laman. Nag-discharging yung Abliani dito. Dito naman tayo, mag-waste truck magito. Kasi nakita lang, may pag-usapan tayo magito, mag-maritis tayo magito. Ready magita yung pero, pangalan. Pag-usapan natin magito yung doon sa boiler, yung mag-alarm tayo ng low level alarm. Ito siya magito. Ito yung end ball. Out. Ang pangalan nito siya, in at saka out siya pag ito, na barbula. Tubig lang papasok dito, tapos ito yung out. So, may pressure to siya pag ito, kasi ang pangalan nito pag ito, float operated type level suite with external chamber. Ang pangalan niyan pag ito, pangalan nito pag ito, float operated type level suite with
external chamber, yan ang tawag niyan doon. So katabi niyan doon bagito, ito yung water side glass, may barbula din siya doon. Ito yung water side glass doon, yung makita natin label sa water. Ito siya, yung katabi naman, ito yung magpalar pa tayo ng low level alarm. Ang una natin gawin bagito, isira natin yung barbula, itong in, tsaka out. Pag nasira na natin yan siya, buksan natin itong barbula dito sa baba, yung drain pipe. So, pagbuksan mo na yan, mabagsak na ngayon yung tubig dito bagito, mag-alarm pa na siya ng low level. So, ang problema, ngayon, pagbukas mo dito bagito, hindi nag-drain kasi wala sa maintenance pag ito. Anong dapat natin gawin na para mabulabog natin ito? Kasi minsan pag hindi ito na maintenance ng regulator zero, magpupundo dito ang latak pag ito sa loob. So, pag binuksan mo ito, hindi na mag-drain ngayon. So, ang gawin natin pag ito, sirado natin yung out ng barbula. Sirado natin yung in. Yan ang gawin natin. Tapos i-crack open natin ulit yung out. Pag na-crack open nyo yung out, buksan mo itong in para mabulabog yung latak dito sa loob. I-crack open mo lang itong out para mabulabog kasi may pressure yan siya pag ito. Kasi ito boiler to siya. Boiler side yung water drum. So, para mabulabog yung latak, i-crack open mo lang ito siya. Tapos ito, buksan mo para magka-pressurize sa loob para mabulabog yung latak. So, isirado mo naman ulit itong out. Sirado mo ito. Saka mo, buksan naman ito para mag-drain siya. So, may pressure ito pag ito. Mag-ingat tayo dun sa pressure na yan. So, magpa-alarma tayo dito pag ito. Yan ang ginagawa natin. So, ipapakita mo yung sa'yo dun sa taas paano mag-alarma. Kasi nandito yung electrical part ni Elec, yung sensor niya na mag-activate yung alarm. So kung hindi talaga mag-alarma pag ito, ibig sabihin nag-plugin na yung plot niya doon sa loob kasi madumi, walang maintenance. So kailangan gawin natin yan pag ito, pag hindi madala natin sa drain, baklasin talaga natin itong buo dito pag ito, yung plot ni Elec. Yan, mabaklas pa niyan dyan sa taas pag ito. So yan ang last na choice dyan. Pag hindi nag-alarm na kasi kahit kinakapa nyo na yung plot dito na ay, kahit kinakapa mo na yung sensor dito, tinatouch nyo na, hindi pa rin mag-alarm na, ibig sabihin, may problema na yung sa part ni electrician, yung sensor niya. So, kailangan natin ng backlashin para makita natin talaga anong problema. Pero kalamay na problema dyan pag ito. Itong plot, nagka-plug ito sa loob, magubig. Yan ang problema kasi hindi nga dinidrain yung drain dito. Kasi every one month, dalawang beses mo ito siya i-drain. Itong drain dito pa ito, yan ang drain pipe. So, auxiliary boiler low level alarm check tayo pag ito. Yan ang ginano natin. Kasi chine-check yan sa corset control at saka doon sa mga surveyor natin na akyat. Chine-check na sa'yo pag ito. Kaya chine-share ko sa inyo kunting kalaman lang. Pero ipapakita ko sa inyo doon sa taas sa bahay ko para makita nyo yung actual doon sa taas. Dito ko lang in-explain pag ito para makita nyo. Yan ang sistema dyan. So, kunting kalaman ng bagay ito, samahan nyo ako doon sa taas.
only level sa boiler. Dito tayo mag-fish ng mga bagito. Ang gawin natin. Buksan dito sa baba pag ito yung ano yung crane niya. Na sa baba, bagito yung stem mo, kita yung umuusok. Electronic ko ni Elec. Pwede din natin i-push dyan, mag-alarm. Yan siya magkukontak na mag-alarm yung low level natin water sa boiler. Isang boiler lang talaga yan siya pag ito. So, yun nga tawag natin na composite boiler. Para sa perto tayo, sa kulay, ipagkain natin yung boiler para makaproduce tayo ng steam. Atsin tayo pag ito, tumatakbo yung makina natin. Nasa atsin tayo. Hindi na natin paandarin yung boiler natin dahil tumatakbo yung makina natin. So, yung exhaust ng main engine, pupunta ngayon yung doon sa economizer boiler. Siya naman ngayon ang magpuproduce ng steam sa barko natin, yung economizer boiler. So, isa lang yung boiler natin dyan pag ito kasi nandun lang yan, nakatap lang yan siya doon. So, makakita ngayon ang dalawang boiler sa barko. Kalamitan yung makikita yan doon sa barko ng mga VLCC, mga tanker. So,
Doon kayo makakita ng dalawang boiler. Karamihan dyan sa mga barko, mga tanker, dalawa ang boiler dyan. Pag sa cargo, mga container, isa lang yung boiler dyan pag ito. Economize nyo ng pupuntiyos pag nasa at sea. Karamihang barko bagayto, ito yung tinatawag na composite boiler bagayto. So, yung isa, economizer boiler. Yan. Itong overall na ito bagayto, ito yung tinatawag na composite boiler. Pag nasa puerto tayo, ang gagamitin natin sa puerto o angkurahe, ipapayag natin yung burner para magka-produce tayo ng steam. Pag nasa puerto o angkurahe, itong gagamitin natin, ipapayag natin yung burner para mayroon tayong steam. So, pag nasa atsi tayo magigito, tumatakbo yung makina natin. Yung exhaust ng main engine natin, ito siya magigito, yan, exhaust main engine. So, pupunta siya doon sa vertical water tube magigito. Ito yun, economizer. Yan, pupunta siya dyan. Economizer, ito yung tinatawag na economizer pag ito. Lalabas siya doon sa main engine exhaust panel pag ito, yan. Yan siya. E ang tawag niyan pag ito, economizer. So dito sa kabila, type tube siya pag ito, vertical. So, boiler exhaust to siya pag ito, yan. Isa lang yan siya pag ito. Kaya walang barko na dalawang boiler sa mga cargo o container, wala kang makikitang dalawang boiler. Isa lang yan siya. Ang tawag niyan magito, composite boiler, nandiyan na yan siya magito. Para magkaintindihan tayo magito, sa cargo, sa container, sa mga gel cargo, isa lang talaga yung boiler magito. Yung sinasabing pangalawa, ang tawag niyan magito, economizer boiler. So makakita kayo ng dalawang boiler, doon lang sa mga tanker, sa mga VLCC bagito. So, kung tingalaman lang bagito, yan ang sinishare namin sa inyo ngayon.